Magandang araw mga chong. Alam naman natin na napakaala talaga ni Ben Simmons pagdating sa 3-point territory. In fact, halos hindi na nga po siya binabantayan sa labas. Sigurado naman kasing hindi siya titira eh. Kung susubok man, napakababa talaga ng chance ang pumasok. Pero alam nyo ba, may bagong move itong si Simmons na siguradong ikakagulat ng lahat. At bakit nga ba mas nagpapalaki siya ng katawan? Yan ang ating aalamin. Pero syempre bago yan, pindutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated ka, hindi ka gaya ng katabi mo. Literal mahina talaga si Ben Simmons pagdating sa 3-point area. Naalala ko tuloy itong larawan ng Team LeBron na parang pinagtatawa na talaga ang shooting form ni Ben Simmons. Sa tatlong taon niya sa NBA, 2 out of 23 attempts lang ang ipinasok niyang tira sa 3-point lane. Ang kauna-unahan niyang tres na ito eh, hindi naman counted sa kanyang stats dahil NBA preseason pa lang yan mga chong. Pero sa kaparehong season, isinakatuparan na talaga niya ang opisyal na first 3-point shot sa kanyang NBA career. Nasundan nga po yan nang makalaban nila ang Cleveland Cavaliers. At talaga namang slowly but surely, nagiging kumpleto na siyang player. Wino-workout kasi talaga niya ang tira niya sa labas. Yun lang naman kasi talaga ang kulang sa kanya eh. Dahil sa mahabang quarantine at stoppage ng NBA, mas natutukan talaga ni Simmons ang kanyang tira sa tres. Hindi lang basta basic tres yan mga chong. Naalala nyo ba itong bagong move na inintroduce ni James Harden on? Left and right dribble muna. Double side step, tapos one-legged three. Pag na-perfect niya na yan, nako, napakihirap niyang depensahan. Ibang version naman ang kay Ben Simmons mga chong. Left and right dribble muna, bilang si spin, tapos fade away one-legged three. Wow, diba? Hindi madali yan kasi galing spin move tapos magpi-fade away pa. Wag lang sana siya magaya kay James Harden noon na nung gawin niya sa actual game eh, sobrang off talaga ang tira hanggang hindi na nga niya inulit pa. Anyway, mas lumapad na nga ngayon si Ben Simmons kumpara noon. Yun naman pala, hindi na siya magpo-point guard sa pagbabalik ng NBA. Inilipat na nga po siya ni Coach Brett Brown sa power forward position. Ito ay para magbigay daan kay Shake Milton na maganda ang pinakita nung huling linggo ng NBA bago mag-shutdown. Hamak din na 3-point shooter itong si Milton, kaya naaangkop talaga siyang pumalit sa point guard position. So ayan mga chong, kanino bang move ang mas mahirap sa dalawa at mas magiging effective sa NBA game? Ibigay ang iyong opinion sa comment section below.